Hello, Ma'am Sarah. Pwede na po kayo mag-start. Okay. As in, program na? Yes po. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat at magandang umaga, tanghali sa mga kasamahan natin sa UTREC, lalo-lalo na kay Professor Jose Maria Sison. Maalab na pagbati sa ating lahat. Welcome po sa Paaralang JMS. Nagpapasalamat tayo sa Paaralang JMS sa bagong alyansang makabayan o bayan, sa mga kasama mula sa bayan sa paghahanda ng ating programa at sa kasalukuyang tech support. Isang mahalagang talakayan ang ating pinagtitipunan ngayong hapon. Welcome po sa lahat ang ating mga kasama at mga kaibigan na nandito ngayong hapon. Ang tatalakayin po natin o yung tema ng ating interview, no, talakayan kasama si Professor Sison ay hinggil sa halalang 2022 at sa sitwasyon, no, sa ng ating politika. Batid ng lahat sa atin na nandito tayo ngayon, nagsasama-sama para talakayin ang topic na ito dahil napakahalaga ng nakasalalay sa darating na eleksyon, no? Kumbaga, high stakes. Sa kagyat, ang biguin ang tambalang Marcos Jr. at Sara Duterte ang isang mahalagang tungkulin, no, ng mga demokratikong puwersa o mga mabubuting anak ng bayan. Bagamat mahalaga ring unawain na ang eleksyon sa isang lipunang katulad ng sa atin ay hindi lamang nagaganap sa gitna ng may mga mapang-abusong mga politiko. Ito ay nagaganap din sa isang lipunang nananatili na ang pangangailangan na lumaya. Tinutukoy natin dito ang ating pakikibaka, no, para sa pambansang paglaya, ang ating national liberation struggle tungo sa soberanya, sa kapayapaan na nakabatay sa panlipunan ng hustisya. Mahalagang punto ito dahil ito ang naglulugar ng ating kilusan, no, ng mga pakikibaka ng iba't ibang sektor at sa mga adhikain na gusto nating itulak, no, para sa eleksyon. Sa makatwid, hindi lamang mga korap at abusado ang mga politiko, totoo yan, pero sila rin mismo ang sumisikil sa paglaya ng sambayanan mula sa mga makapangyarihang dayuhan at ang kanilang pakikipagsabwatan sa mga lokal na naghaharing uri, no? Sa kabilang banda, yun ang mga pakikibaka ng sambayanan. So sa ganitong konteksto natin, gustong talakayin yung papel ng mga batayang sektor, no, at ng iba pang mga kasama nito, no, sa pagbigo, no, sa tambalang Marcos Duterte. Kaya simulan na natin. Professor Sison, magandang hapon po sa inyo. Una pong tanong, ano ba yung mga salik kung kaya muling nakabalik sa kapangyarihan ang mga Marcos? Una sa lahat, ang mga nag-aaring uri sa Pilipinas ay nasa ilalim ng imperialismong US at nais dito na magkaroon ng estabilidad ang nag-aaring sistema matapos na alisin si Marcos sa kapangyarihan noong 1986. Dinala ng US ang pamilyang Marcos sa US para bigyan ng proteksyon, para harangin yung pagpaparusa, paglilitis, pagpaparusa sa kanila. Natigil ng US ang panggugulo ng Enrile at Ram sa rehimen ni Cora Aquino at sa takot din na makinabang sa gulo ng mga oligarko ang revolusyonaryong kilusan. Pinili ng US si Ramos na pag-aayos ng gusot sa simula bilang kalim sa defensa ni Cory sa kabilang kasunod na Pangulo noong 1992. Dahil nakonsolida ang AFP at PNP at burokrasya, natili ang impluensya ng mga Marcos. Ikalawa, bilang mga burokrata kapitalista at mga malaking komprador o sendero, magkakauri ang mga Marcos at Aquino at ilan sa mga kabilang sa mga paksyon o pangkatin nila ay mag-
magkakamag-anak. Pagdating ng mga 1989 hanggang 1991, madaling nag-usap si Piping Kuwangko na kapatid ni Cory at ang pinsan nilang Anding Kuwangko na maka Marcos, pinag-usapan nila no? Ano ang kwan, siguridad ng kanilang maari-arihan, yung mga Hacienda Lucita na nalagay sa langanin sa panahon ni Marcos at yung ano naman ng tangan ni Danding na ipinatangan ni Marcos kanya. Nagkayusan ng mga magpipinsan at pwedeng magsibalik sa Pilipinas ang mga lumayas noong 1986 pati ng mga Marcos. Kasabay ng pag-uusap ni Napipeng at Danding, meron ding mga intermediary, mga Marcos kay Cory, tulad ni Ramos, na pinsan ng yumaong Marcos, second cousin yan ni Ferdinand Marcos si Ramos sa pamagitan ng pamilyang Valdez na kamag-anak din kabag-anak ko rin no? Sa San Nicolas sa Ilocos Norte. Ikatlo, nang nakabalik na ang mga Marcos sa Pilipinas, makbo si Imelda sa pagkapresidente sa halalan ng 1992 at fifth place siya sa pitong presidential candidate. No? So, bumagsak ang rating niya, pero ano pa rin, may rating. No? Ang pinakamahalaga sa mga Marcos at Romualdez ay nabalikan na tupag nila muli ang mga lokal na baluarte nila sa Ilocos Norte at Leyte. Dito sila tumakbo na sure winner bilang diputado ng Kongreso, gobernador, di ba pang lokal na posisyon sa ehekutibo. Ikaapat, nagbanta na tumakbo muli si Imelda sa pagkapresidente noong 1998 pero matras. Ay, ang bata pala nila, si Estrada noon. No? Ang habol niya ay ang patuloy na national attention. Kaya madali siyang umatras in favor of Estrada. Noong halalan ng 2010, tumakbo si Bongbong sa pagkasenador sa ilalim ng Partido Nacionalista ni Villar. Primero, isinali ni Villar bilang mga senatorial candidates sina Saturo Campo at Lisa Masa, mamaya biglang ipinasok si Bongbong sa senatorial slate. Dahil may pera siya para sa kampanya sa buong bansa, siya ang unang Marcos na mahalal sa pambansang antas. Dahil walang sapat na pera, hindi makagawa ng mabisang kampanya at hindi nanalo si na Satur at Lisa tulad na rin ng Partido ng Bayan noong 1987, no? Kulang sa pera para sa national campaign. Ikalima, pagmula 2010, nahawan ang daan para sa mga Marcos na maghabol ng mga posisyon sa pambansang antas. Tumakbo si Bongbong sa pagka-vice presidente noong 2016, natalo siya. Pero sinadyang gumawa ng protracted electoral protest para manatili ang national attention sa kanya at sinabayan niya sa social media ang propaganda sa pamamagitan ng Crawl Army para pagandahin ang imahe niya at tatay niya. At ang ginawa pa niya, bukod sa ano yun, yung tinutulig sa si Lenny Robredo, ano pa yung propaganda ng Troll Marcos Troll Army, kwan anti-communist. Kaya ano yun, yung bang ginagamit yun na ano, Christer, pang ano pa, pangpihit ng ano yon yung rehabilitation ng Marcos sa mata ng publiko. Si Aime naman ay naging senador nung halalan ng 2019, ang halalan na dinuktor ni Duterte. Kaya naging tampok din siya sa pambansang eksena tulad ni Bongbong. Ika-anim, lahat ng naunang salik na ito ay nagkumpina upang mapanatili ng mga Marcos ang mga nakulimbat nila na tagong yaman kapas sa libayong dagat at sa loob ng bansa. Maingat nilang ginamit ang dambuhalang yaman upang lalong magpalakas, magpabango at magpalawak ng impluensya. Hindi
katakataka na may salubungan ng interes ang mga Marcos at tatlo pang naging pangulo na tulad nila ay naging bantog sa pandarambong sina Era, Gloria at Digong. Naging lantaran ang sabuatan nila kahit mayroon ding kanya-kanyang palo at maniobrahan. At ikapito, nagamit ng mga Marcos ang kanilang yaman, impluensya at mga posisyon sa burokrasya upang gilin ang anumang makabuluhang paninigil ng taumbayan kahit man lang sa antas ng edukasyon, kultura at mga institusyon ng lipunan na susi sana upang mabisang umagos sa mas batang henerasyon ang mga dakilang paglaban at mapait na aral ukol sa pagpaharing diktador noong 1972 hanggang 1986 at ang mas malalim na pag-unawa kung bakit nagpatuloy ang mga kabulukan ng sistema sa sumunod pang mga dekada sa kabila ng EDSA 1 at EDSA 2. Dahil dito, kapalmukhang niriribisa ng mga Marcos ang kasaysayan at nagpagumpay nga na lipat ang bangkay na yumaong diktador sa libingan ng mga bayani matapos ito itanghal ng kung ilang dekada sa Ilocos Norte na parang mangi. Ngayon, meron akong kwan, ang kalatang komentaryo no, involving ano yun, some large historical sense. Ang mga Pilipino, ibig sabihin yung kwan, yung atrarangsong pag-iisip ng Pilipino, lalo na yung may seksyon, yung backward section na masa na namamanipula ng mga nagkaharing uri. Alimbawa, yung si Laurel na puppet ng mga Hapon, sandali lang, 1945 na walang Hapon, mamaya presidential candidate na 1949. Kaya ano yung sa in the cozy circles of the upper class, nag-uusap-usap yan. Hindi lang magkakauri yan, kundi magkakamag-anak. You know? Yung walang naparusahan sa kolaborasyon no? With the Japanese. Kaya yung pagbalik ng mga Marcos sa Pilipinas, ano, parang wala silang takot. No? Nagtagal bago sumabog yung mukha ni Marcos na ano, rebulto sa May Cannon Road. No? Maraming nainip, naghintay pa. So ibig sabihin ni pati Kilusan, Ekwan, mabagal sa paniningil. Hanggang ngayon, di pa nakakapaningil ang sambay ng Pilipino at pati ng Kilusan dapat talagang ano. Pati ka rin pa yung makabayang pag-iisip at mapangas na pag-iisip para itong mga traidor hindi nakakapaglaro na bilang mga hari-hari sa atin. At noong kwan pa, nag-take advantage pa itong Eter Rosales noong kwan. Itong traitor na Digong, noong unang ilinalantad niya yung pagka-traitor niya, gusto niyang ilibing si Marcos, libingan ng bayane, libingan ng Yusape, at yung mga opisyal ng reaksyonaryong hukbo. Kung yan, dahil sa peace negotiations naman, yung itong ano ba, dinidiplomasya natin itong hayop na Digong. Kaya, kung yan, nakapagsalita ko minsan na maliit na bagay lang yan kasi kung sa konteksto na mas malaking bagay yung ano, yung ayusin yung pag-uusap sa kapayapaan. Pero itong sa kakapilit nitong si Eta na malaking bagay yon na no, yung walang dahilan na kung bakit pinapayagan kong ilibing itong ano, traidor na Marcos sa libingan ng mga halo-halo, no? May bayani naman sa mga Yusape.
kahit na makamerikano eh, kuan makabayan pa rin, pero meron naman talagang traidor na traidor, no? So, sabi ko, gumawa ako in a short period of time. Kagadagad, kinundin ako yung, ano, pag, yung balak na paglibing, pagpapalibing kay, ano, kay Ferdinand Marcos sa libingan ng bayani. Pero ano yan, tutungan na yan, yung nasa fluidity ng situation, yung mga basic na salik sa pagpapabalik kina Marcos, ano? Yung pero pinaka-importante sa palagay ko yung nabanggit kong mga pito. Pero ano, siyempre, may mga related dyan. Pati yung bagal ng kilusan na maningil. Hindi naniningil ang ano, movement hanggang ngayon. Wala akong narinig na ganti sa level 6 na pinatay na ano, mga kasamang in their 70s. Sa panahon namin ni Payat sa Tarlac, hindi nagtatagal yung mga demonyo. Pero dito, yung mga responsableng kagre, pinapatay na lang parang mga lamok, no? Yung ginagawang murang-murang buhay ng mga revolusyonaryo, itong sa lalim ng diablong tirano na si Duterte. Maraming salamat po, Kajoma. Doon sa mga kakapasok pa lang, sinagot po ni Kajoma ang tanong na yung ano yung mga factors, no? Paano ba, bakit muling nakabalik ang mga Marcos, no? So nagbigay siya ng pito. Yung ikalawa naman nating tanong, Prof. Joma, ano po yung mga ano, yung mayor na pagkakaiba, no, sa tingin niyo ng halalan ngayon at sa mga nagdaang mga halalan, particular yung halalang 1986? May malaking pagkakapareho at siyempre may mga pagkakaiba. Unahin kong tukuyin ang mga pagkakapareho. Tulad ng pasistang diktator na Marcos noong 1986, ang tiranong Duterte ay may mahigpit na kontrol sa karamihan ng local executive officials, mga militar, COMELEC at mga electronic equipment sa pagbilang ng boto. Kayang-kaya niyang dayain ang bilangan ng boto tulad ng ginawa niya noong 2019 sa tinawag na 7-hour glitch. Tulad din ni Marcos na marami ng naipon na mga kriminal na pananagutan noong 1986. Humaharap din si Duterte sa maraming kaso ng pamamaslang sa International Criminal Court. At sa Pilipinas mismo, kapag wala na siyang kapangyarihan o impluensya sa gobyerno, ano ba, may posibilidad na siya ay kasuhan, prestuhin, at iditine sa mga kaso ng pamamaslang at pandarambong. Ano na naman, kumatanda natin noong naipagsak si Estrada, kung nakatikim ng pagkakulong, paglilitis, pero nakalusot nung pinalusot nitong itong kapo niya magnanakaw na si Gloria. Alam mo, mga dinastiya na yan, kunwari, nagtutunggali yan, pero ano rin yan, may sabwatan yan. Kasi mga ano yan, may interlocking stocks yan sa mga korporasyon, may common interest at bukod sa pagkakamag-anakan. Kung ngayon, nasa interest ni Duterte na dayain ang halalan at panaluin niya ang Marcos Duterte tandem sa pamamagitan ng electoral fraud and terrorism. Tulad ng 1986, mabaho ng presidente. At kung mandaraya ito sa eleksyon, madaling sumiklab ang mga gahiganteng kilos protesta ng masa sa Metro Manila at sa pambansang Saklaw, lalo na dahil sa napakalubhang krisis ng kabuhayan, kawalan ng hanap buhay, inflasyon at malaganap na kahirapan, at dahil sa mga karapal at sistematikong paglabag sa mga karapatang tao na ginagawa ng mga malupit na militar at alipuris niya. Tampok na pagkakaiba ng kalagayang pampulitika
ang politika ngayon sa 1986, ang mga legal na pwersang makabayan at demokratiko ay malayong mas malakas at mga armadong pwersang revolusyonaryo ay malayong mas malakas din ngayon kaysa noong 1986. Gayun din, aktibong legal na pambansang demokratikong kilusan na nagbubuo ng pambansang nagkakaisang hanay para magkaisa at magsama ang batayang masa na nagpawis, mga panggitnang saray at mga pwersang konserbatibo para labanan ang illegal at immoral na balak ni Duterte na dayain ang halalan ng 2022. Sa kabila ng mas malakas na mga pwersang revolusyonaryo at legal na pwersang makabayan at demokratikong ngayon kumpara noong 1986, kailangan din banggitin na hindi pa bumubulwak sa kalsada ay magdadambuhalang kilos protesta nitong nakaraang 2 taon o higit pa. May COVID-19 factor, no? Kung mechanical lang nasusukatin sa haba ng panahon para sa kampanyang political cave, iba ang tindi at sigla nung kumpara sa ngayon. Matatandaan na mula sa asasinasyon ni Ninoy Aquino noong Agosto 1983 ay bumuhos ng mga dambuhala at sustenidong kilos protesta sa pambansang Saklaw. Halos buwan-buwan ay may malaking kilos masa bago pa man ipatawag ni Marcos noong 1985 ang snap election para sa Pebrero 1986. Kumpara sa umaatikabong kilos protesta sa lahat ng dako ng bansa sa 2 taong 1983-85 bilang pasakali sa eleksyon sa panahon ng pandemya na 2 taon din, 2020-2022, ay mas naging gipit at makitid ng mga nailunsad na kilos protesta. Yun man, malalaking oportunidad pa rin ang inaalok sa mga darating na buwan upang muling umarangkada ang mga dambuhalang pakihibakang masa. May iba pang sekundaryo o technical na kaibhan sa pagitan ng sitwasyon noong 1986 at ngayong 2022, dalawa ang kagat kong mababanggit. Una, minimal pa lang ang internet at wala pang Facebook at TikTok noon. Di gaya ngayon na malaking larangan na ng labanang propaganda ang social media. Kayon man, may pit na natanganan ng oposisyon noong 1983-86 ang mga daluyang mass media gaya ng radyo at TV, dyaryo, magasin. Walang tigil na pagpupulyeto at asitasyong masa sa kalsada. Mga daluyan at labanang propaganda na masugid na sinubaybayan ng masa habang patuloy na nagpoprotesta sa kalsada. Isang malaking hamon na yung 2022 kung paano may salin ng masigabong laban sa social media tungo sa mga dambuhalang daluyong sa kalsada at sa patayo ng pangmasang makinarya laban sa pandaray at panunupil. Pangalawa, ang pandarayang elektoral noong 1986 ay mas physical sa inyo ng mga balota, ballot box, election returns at iba pang electoral process na pwedeng doktorin sa paraang mekanikal pero hindi rin mahirap bantayan mula sa antas pasinto hanggang umabot sa pambansang tali. Naging mabisang pangkontra sa dayaan noong 1986 ang mga pambansang saklaw na makinarya tulad ng Nampril at mga formasyon ng simbahan. Mula nang ipatupad ang automated electoral system, itong nakarang dekada, naging mas automatic na rin ang dayaan. Mas malaking hamon para sa oposisyon at buong electorate kung paano ito bantayan at sagkaan. Subalit palaging may paraan kung mayroong matagumpay na nag-whistleblower at mass walkout, so pumilek count noong 1986. Tiyak na mayroon din mga bitak sa sistema ng pandarayan ng automated electoral system na pwedeng pagkunan
ng ebidensya ng malawakang pandaraya kung ipipilit ni Duterte na ipataw ang Marcos Duterte tandem sa sambayan ng Pilipino, tiyak na bibilis ang takbo ng demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng digmang bayan. Nakahanda na ang sambayan ng Pilipino at mga puwersang revolusyonaryo na labanan ang balak ng mga Marcos at Duterte na patuloy nila ang paghahari ng terorismo ng Estado at pandarambong samantalang lulubha ng krisis ng nagaharing sistema na dati nang pinalubha. Mantinido ko yung ating optimistic view. Makakumit sakali hindi man sumiklab yung pandaraya sa halalang 2022 ay hindi magiging trigger ng pagbulusok ng mga gahiganteng masa sa kalsada. Ano yon? Yung ano pa rin? Yung paglubha ng krisis kaiba at yung may mas malaki yung panahon at pagkakataon para mga puwersang progresibo na legal at hanggang mga revolusyonaryong puwersa ay meron silang pagkakataon na isulong ang pambansang demokratikong revolusyon. Sa lahat ng ibang bahay, may ibang kailangan i-consider natin. Nabanggit ko ng COVID-19 sa katotohanan ng yung mga troll army ni Duterte at Marcos na una sa sistematikong paggamit ng mga progresibo sa social media, pero pati ang hayop ng social media na yan more easily manipulated by those who have money and power than yung mga progresibong puwersa na walang pera, no? At ngayon, yung isa pa, yung may pagkahambing na yung pagbulusok ng mass actions nung patayin si Aquino ng 83, bumulusok na. Pero ano yan? Dahil ganting figure yan ng opposition. At ano yan? May backup. The CIA asset yan na malaki. Binigyan ng assurance ng US na hindi siya papatayin ng mga Marcos. Kaya si Wolfowitz at saka si Solarch pinapunta. Bipartisan approach pinapunta sa Pilipinas, kausapin si Marcos na huwag patayin, pero pinatay pa rin, no? Kaya all the way ang US involved yan, yan pinakamalaking factor kung bakit yung may fight back yung mga anti-Marcos forces na konserbatibo. Dahil si Marcos yung naging more of a liability than an asset to US imperialism. He had outlived his usefulness to the US. So, mas mahalaga sa US na natadyakan na siya. Pero pinoprotektahan pa rin siya. Kaya ibig sabihin, pinapakita pa rin ni Juan ng US na inaalagaan niya ang kanyang mga puppet, no? Kahit na nawawala ng silbi. Ngayon, patayin mo isang puppet, dahil hindi magandang resulta, tinadyakan si Marcos para naman hindi mahuli ng para hindi hindi mahuli ng KMU at LFS do mga urban poor na pumalibot sa Malacañang, ililigtas ng US sa pamamagitan ng helicopter etong hayop na Marcos. Okay, maraming salamat po. Punta naman po tayo sa naging lapit o approach ng demokratikong kilusan sa panahon na sa eleksyon, no? Prof. Joma, may panahon na yung tindig ng legal na demokratikong kilusan sa mga burges na halalan ay i-boycott ito dahil sa katangian nitong dominado ng mga partido at politiko na kinakatawan ng interes ng nagaharing uri. Kailan po ba nagbago yung tindig na ito? At ano po yung mga kalagayan o sirkunstansya sa pagsali ng mga pambansa demokratikong puwersa sa mga halalan? Ano ang naging bentahe at disbentahe
Tsaka paanong iiwasan na hindi nagkakalat ng reformistang ilusyon sa pagsali dito? Kahit kailan, hindi nagkaroon ng prinsipyo o pakaran ang mga legal na makabayan at demokratikong organisasyon na i-boycott ang halalang kontrolado ng mga nagkaharing uri. Wala silang pihadong patakaran na, na mag-boycott sa lahat ng eleksyon. Pagkat sila ay mga legal na organisasyon na nasa balangkas ng umiiral na konstitusyon, no? At burgues na konstitusyon, palagi ang may puna sa halalan na ginagawa nila laban sa mga nangungontrol sa eleksyon. Itunuturing ang halalan bilang kasangkapan ng mga nagaharing uri. Ang mga armadong puwersang revolusyonaryo ang may paninindigan na antimano, porque antemano pinagbabawalan silang lumahok sa eleksyon. Wala silang interes dyan na makilahok. May sariling gobyerno sila. Hindi na kailangan magdebate kung boycott o participation sila. Dahil pinagbabawalan sila. At yung may sarili namang gobyerno ang mga revolusyonaryong pwersa. So ibig sabihin, not one and the same. Yung mga legal na demokratikong pwersa at yung mga revolusyonaryong pwersa na nagtatayo na ng bagong gobyerno sa kanayunan. May eleksyon man o wala, nagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang politika sa kanayunan. Sa panahon ng martial law magmula 1972, sinupil ni Marcos at ginawang illegal ang mga makabayan at demokratikong organisasyong masa. Noong natanggal siya ng halalan para sa batas ng pambansa noong 1978, nagkunwaring nagpaluwag si Marcos at hinikayat pa si Ninoy Aquino na tumakbo naman si Aquino at iba pang nasa konserbatibong oposisyon. Natalo sila pero nagkaroon sila ng pagkakataon na magsalita at magtipon ng mga tao laban sa rehimeng pasista. Naging malaking tulong ang kampanyang elektoral ng ticket ng oposisyon sa Kamaynilan, ang lakas ng bayan upang iba yung lumawak ang legal na kilusang demokratiko na bumubuelo na noong ang 1974-77. Yan ay panahon din na yung si Carter Ekman. Binabandilan niyang human rights at kilalan ng human rights authority ng State Department para lekturahan si Marcos. No? Pati ako na nasa preso, pinaabutan ni Marcos na pwede kong tumakbo kung gusto ko. Pero tumangli ako, sinabi ko na paano akong tumakbo sa eleksyon kung hindi man ako makalakad sa loob ng selda ko. Nakakadaya na pa ako sa Tejeras. Pero ang tunay na yan, na principle yan, involved, bakit hindi ko tanggapin yung alok na gano'n. Terrier ako ng revolutionary movement eh. So, paano kung tanggapin yung alok na tumakbo para sa batasang pambansa. Pero yung mga bagong sulpot ng mga organisasyon ng kabayan at demokratikong grupo na lumitaw, hindi man sila mag-field ng party or candidate, pwede silang sumali sana sa kampanya. Sabi ko noon ba't hindi sila pwedeng sumali dahil may boycott policy daw. Hindi naman nakatatak yung hammer and sickle o mga signo sa mga nguo nila. Karapatan ng kasi ng Pilipino na magsalita. Laban kay Marcos, nagamit na sana nilang pagkakataon yan para patikusin ng KDL at buong rehimen. Hindi lubusan nagamit ang pagkakataon dahil sa mga kaguluhan at kalituhang lidulot ng boycott policy na hindi rin naman strict kung nasunod. Pero nagkaroon pa rin ng ang Presidente Diokan, tinawag nun nung Isbaraj, tapos a significant development.
Pagdating ng 1981, lumitaw ng maraming bagong makabayan at demokratikong organisasyon. Nagkumwari pa si Marcos na itigil na ang martial law at nagtanghal ng presidential election. Sa tingin ko, tama na nagkasundo ang mga legal na makabayang puwersa at konserbatibong puwersa na mag-boycott sa election dahil sa ang partisipasyon nila ang magiging basbas sa garapal na lutong Makoy. Itong si Makoy, pinatakbo niya si Sino Jong, si Santos ng Bulacan. Kunwari, yung pakawala niya, umarte, para umarte na tunay na presidential candidate. Isang kahalintulad na sitwasyon din ang umiral noong 1984 nang muling magpatawag ng huwad na eleksyon para sa batasang pambansa na rubber stamp parliament pa rin ng diktador. Dahil kasagsagan ito ng mga dambuhalang kilos protesta matapos patayin si Ninoy, hindi nagawang hatiin ni Marcos ang hanay ng oposisyon kahit may ilang kumandidato, samantalang mas marami ay nagpasyang paglumako. Noong 1986 na may snap presidential election, nagbago na ang kalagayan. Kahit na presidente pa si Marcos at kaya niyang mandaya, mabahong mabaho at pabulusok na siya. At ganun yan, alam na natin, may impormasyon na ng US magmula nung Pentagon sumama sa interagency decision na ilaglag na si Marcos kasi Pentagon ang problema yan . Ang State Department magmula 1983 nagtutulak na ilaglag na ng US si Marcos. Pero by 1984, nagkasundo na lahat ang agency na tadyakan si Marcos. Kaya ano yun? Alam na natin na yung eleksyon ay paraan ng US para tadyakan si Marcos. Yung ang tawag ko dyan noong araw ay Duvalier formula. Yan ang paraan paano tinadyakan si Duvalier sa Haiti. Laban sa kanya, ginamit ang US ang dating ginawa nito sa Haiti laban kay Duvalier. Ginakag si Duvalier na magtanghal ng presidential election at pagkatapos binatikos na nandaya siya hanggang maibagsak ng mga malalaking kilos protesta. Ganoon ang nangyari kay Marcos noong 1986. Marami pa kong kukwento tungkol dyan, pero hahaba yung usapan. Sa tingin ko, pwedeng lumahok ang mga makabayang organisasyon sa electoral campaign noong 1986 para batikusin si Marcos tungkol sa mga batayang isyong pampunitika at pangekonomiya at makagampan ng susing papel sa namimintong proseso ng pagpapabagsak ng malawak na masa na sa diktador. Ayun lamang, yun, tama naman ang ginawa ng kwan ang mass movement, legal mass movement na kahit hindi sila kasama sa pagkakampanya para sa kandidatura ni Cory, nakapagsalita sila laban sa rehimeng Marcos at dapat ibagsak yan. Ayun lamang, yung dapat kinumbina nila yung 100,000 ng bayan, pwede namang paminsan-minsang idugtong niya nila doon sa daan-daan libo ni Cory sa mga rally. Total, nandiyan naman si Tanyada bilang middleman. No? So, ibig sabihin may mga taktika na mapipino. Kitang-kita sa electoral campaign na nakakatipon ng daan-daan, ilibong tao ang konservatibong oposisyon ni Cory, pero mga 50,000 lang natitipon ng mga progresibo. Lakas pa rin yun. Mas mabuti ang pinagsamang dalawang mass following bilang paghahanda sa pagpapabagsak ni Marcos kasunod ng kanyang pandaraya sa bilangan ng boto. Pero naman, kumbinsido ng tao na nanalo si Cory at nandaya si Marcos. Kaya madaling nagsanid yung mga puwersang progresibo at yung mga konserbatibo. May gusto kong tunan ito, may malaking pagkakaiba
ang mga illegal na revolusyonaryong organisasyon at legal na mga makabayan at demokratikong organisasyon. Ito'y parinig ko sa mga hayop na National Task Force LCAC, no? At siyang demonyong Duterte, no? Yung pinag-iisa niya yung legal at illegal, bobo yan. Yan hindi tunay na abogado. Hindi talaga makalahok seleksyon ng reaksyonaryong gobyerno, CPP, NPA at DFP. Dahil sa nagbabawalan sila, banned at illegal sila at may sarili naman silang revolusyonaryong gobyerno. Pero ang mga legal na makabayan at demokratikong organisasyon ay pwedeng magpasya ng boycott o participation depende sa kalagayan. Sa tinakbo ng mga post-Marcos na rehimen mula na sa Partido ng Bayan ng 1987, mahaba ang panahon na lumalahok ang mga legal na makabayan at demokratikong partido at kandidato sa reaksyonaryong halalan, lalo na nung matapos yung EDSA 2, nung diyan nagumpisa na yung masiglang pagsama ng party list ng mga kabayan, no? Okay. Salamat po, Kajoma. So, kaugnay nung unang sinagot na tanong ni Kajoma, wala namang patakaran, no? Tiyak na patakaran tungkol sa pagbuboycott yung mga legal democratic organizations natin. Kung gayon, ano po ang mahalagang papel at tungkulin ng kilusang masa sa panahon ng eleksyon? Mahalagang tungkulin ng kilusang masa na ipaliwanag ang fundamental na kontrol ng nag-aaring uri sa halalan at pinakamasama kung kontrolado ito ng isang pasistang diktadura o tiraniya na tulad ng kay Duterte. Batikusin ang naturang katangian at sabihin din sa masa kung paano labanan ito at paano gamitin ang kampanyang elektoral para ilantad at labanan ang kaaway at lakasin ang mga makabayan at demokratikong organisasyon, may election man o wala. Sa mga panahon na kampanyang elektoral, hindi naman bumibitiw ang mga legal na organisasyong makabayan at demokratiko sa masupit na pagharap sa iba pang isyong ekonomiya at politika sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpukaw, pag-organisa at pagmobilisa sa malawak na masa upang labanan ang walang habas na mga pahirap sa kanila. Hindi na ibang kasalukuyang kampanyang elektoral. Kung tutusin ang pinakamabisang tuntungan ng paglahok ng legal na kilusang masa sa eleksyon ay dalhin bilang plataforma ang mga naghuhumiyaw na hinaing at hiling ng masa na lalong tumindi sa panahon ng pandemya at mga lockdown. Isang partikularidad ng eleksyon ngayong 2022 ay ngayong taon din ginugunita ang 50th anibersaryo ng pagpataw ng batas militar na nagpasimula sa 14 na taon ng diktador na pag-aaring Marcos at may mga malalim na epekto sa lipunan ng Pilipino. Ramdam rin hanggang ngayon. Kaya itong mga Marcos, desperate sila na tangan nilang presidency, itong 50th anniversary para mabuhay nila mula yung peking glory ng traidor at magnanakaw na Marcos. Nataon mang mga eleksyon ngayong taon, wala. At anuman ang kahinatnan ng kandidatura ni Bongbong o baka si Amy bilang kapalit. Ano yan? Hindi na si Bongbong mukhang sigurado na no, siya na wala na siyang DQ. Ayos lang ni Duterte kahit umarte na no, ayaw niya si Bongbong. Isang special pero napakalagang tungkulin ng kilusang masa ang paglulunsan ng isang sistematiko at sustenidong kampanyang edukasyonal upang balik-aralan ang nakarang 50 taon, lalo ang iba't ibang aspeto ng bulok na sistema ng diktadurang Marcos at ang mga makasaysayang paglaban ng sambayanang Pilipino. Malaki ang papel ng kilusang kabataan estudyante sa kampanyang ito.
Ang kung ano, tingnan natin kung ano, paano pagsama ng kalagayan sa Pilipinas. Tingnan natin kung gaano lumaki yung utang ng Pilipinas. Umpisa ni Marcos, $600 million. Natapos si Marcos, 28.3 billion. Umabot ng 5.9 trillion sa umpisa nitong hayop na Duterte. Sandali lang. Lampas sa doble, linatay ng utang. Kaya maganda nga niya, sukatan ng pagkabulok ng Pilipinas sa ilalim na itong mga dinastiya ng oligarkiya. May mga legal na makabayan at demokratikong partido na sadyang lumalakok sa mga halalan habang pwedeng kahandang-handang hanggang pwede pa. Kasi ano yung pagkahanda yan, yeah? Yung pagsali sa mga proseso ng kaaway, yung ano yun, kagamitin mo kung ano yung mga facilidades available at ano mga mga kagamitan, no? Hindi mo ka pwedeng yung malinis ako, di ako sasama dyan. At talagang yan. Ang pagpapanalo sa revolusyon may dalawang aspeto Meron yung anahilasyon na gagawin ng mga revolusyonaryong pwersa sa mga dapat tapusin na. At meron naman yung disintegration na sinasagawa ng mga panloob na puwersa sa nagkaharing sistema. Dapat ipinindigan nila ang makabayan at demokratikong programa kahit sikapin ng mga pasista o mga ultra-reaksyonaryo sa reaksyonaryong gobyerno na ipagbawal na sila o pilitin silang tumalikod sa mga prinsipyo at patakaran nila, habang labanan nila ang mga instrumento ni Duterte sa pagsupil sa mga demokratikong karapatan tulad ng Anti-Terror Act, Anti-Terrorism Council at National Task Force PECA. Hanggang ngayon, tagumpay pang mga partidong nasa Makabayan Coalition sa paglaban sa lahat ng taktika at hakbangin ng National Task Force ELCAC para takutin at gawin silang illegal pagmula rent-tagging at walang tigil na propaganda hanggang garapal na pananakot at mga petisyon sa COMELEC na tanggalan sila ng mga konstitusyonal na karapatang umiral. Kung sakaling mangibabaw ng lubusan ng pasismo sa bansa tulad noong 1972, iyon ay kalagayan na dapat mag-underground na ang mga makabayang partido, payagan nila ang kasapian nilang sumama na sa digmang bayan. Ibig sabihin, yung mga reaksyonaryo mismo magputulak ng mga legal na progresibo para sumama sa lusar revolusyonaryo. Yun ang malaking lugi nila, hindi nila na namamalayan. Okay. Isang senaryo po yun. Meron ding isa pang senaryo ay yung kalalabasan ng alalang 2022. Ano po kaya yung kailangan paghanda sa tugon ng mamamayan kung sakaling ang resulta ng halalan ay pabor sa Marcos Duterte tandem? Ano kaya yung kagiyat na kailangan gawin ng kilusang masa? Malamang na lumahok sa eleksyon ang oposisyon tulad ng partido ni Robredo, Isang Bayan at Makabayan Coalition, at ipakita nila na kanila ang mayorya ng elektorado at panalo sila. Mabahong-mabaho na si Duterte at ang kanyang Marcos Duterte tandem. Kung walang tunay na oposisyon na mga partido at kandidato na lalaban sa Marcos Duterte slate, magpapatakbo si Duterte ng kanyang mga pakawala bilang oposisyon tulad ng pinatakbo ni Marcos si Santos bilang pekeng kalaban niya noong 1981. May ilang pakawala dyan na mag-endorse ng resulta ng eleksyon pag natapos na yun ang papel nila. Nalo ang slate ni na Lenny Robredo at Keiko Pangilinan kung mapapangibabawan nila ang kanang electoral fraud and terrorism na Duterte. Pero kung maliwanag na may pandaraya
babagsak ang mga makikinabang sa ganito tulad ni Marcos noong 1986. Kaya dapat ano, yung pandaraya gawin ano yun, dapat maging trigger ng ano, malaki ang protesta tulad ng 1986. At kung hindi man mangyari yun, kasi ano yan, hindi ang history, hindi completamente nag-repeat as it was the previous time. Kung sakali hindi matrigger, ano yan, malaki ang pagkakataon na binibigay ng ano, malubang krisis na. Yung binanggit ko lang yung paano na linubog ni Duterte sa utang ng Pilipinas, garantiya yung na, ano, na mataba ang lupa para sa armadong revolusyon ang Pilipinas. Salamat kay Duterte sa kagunggungan niya, ipinapahamak niya ng nag-aaring sistema. Dapat bitayin yan ng mga kwan, mga mas matalinong mga kapwa niyang reaksyonaryo dahil ano, malaking pananagutan niya sa pagpapahamak sa nag-aaring sistema nila. Ngayon, ipapalit pa niya yung kan, mas bobo pa sa kanya, mas gunggong, walang nalalaman kundi ano, yung tularan ng tatay na magnakaw at gumamit ng dahas laban sa sambayan ng Pilipino. Yan, ang tunguhin ng Pilipinas, pabulok. Nauwi na sa tipo ng dalawang tarantado, yung Digong Duterte at Bongbong. Ang US lang makakapag-utos kay Duterte na huwag niyang ituloy ang pandaraya dahil makakagulo at hindi lahat susunod sa kanya sa militar tulad ng nabyak ito noong 1986, bunga ng pandaraya ni Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang maliwanag na utos kay Duterte na huwag mandaya. Kung itutuloy, hindi sa umaasa ko sa US yan. Ha? Basta alam natin lahat naman, papit yan eh. Ha? Yung mga nasa nag-aaring uri, yung mga nag-aari-aari, kung ano mga puppet ng US. Kaya dapat, at kung sinasabi ko, wala pang utos ng US kay Duterte, ang expectation ko hindi umasa sa US, kundi pinapakita ko magkasabwat ang dalawang halimaw sa pang-apit, pagsasamantala sa bayang Pilipino. Sinabi ko yan dahil mga maraming bobong Trotskist na babalok tutuloy yung sasabihin sinasabi ko. Kung itutuloy ni Duterte ang balak niyang mandaraya at ilagay sa puder ang Marcos Duterte tandem, dapat kagiyat na magkaroon ng mga higanteng protesta hanggang mapatalasik sa kapangyarihan ang mga halimaw tulad halimbawa sa pagpapabagsak kay Marcos noong 1986. Kung hindi pa rin mapapatalsik agad sa kapangyarihan ang mga mandaraya, dapat handang lumaban ng matagal dahil sa pabor na pabor sa paglaban at revolusyon ang pagkasuklam ng bayan sa mga nasa kapangyarihan at tiyak ng pagpaglubha ng sosyo-ekonomiko at pampolitikang krisis. Malubha na ngayon ang krisis dahil sa mga ginawa ni Duterte na labis sa na korupsyon, gastos sa militar, pagpapabagsak ng ekonomiya, mabigat na pasaning utang ng Pilipinas, kawalan ng trabaho, inflasyon, at mas malaganap na kahirapan. Hey, thank you po, Kajoma. Sige, nandun na po tayo sa ano, kahandaan na lumaban, at even lumaban ng matagal. Pero sa particular dito sa pagdadala ng ano ng kampanyang anti-Marcos at anti-Duterte, ano po ba sa tingin niyo yung ano yung pinaka-epektibong propaganda na maaring ano bitbitin laban sa tambalang ito? Nung kwa nagsalita yung personahe ng simbahan, inuna niya yung ano katotohanan na magnanakaw si Duterte. Tuwang-tuwa ako dahil ano yun eh, yung madaling ano, yung sa ano yan eh, sa public mind ano. Kung nagmamatapang-tapang ka pa, sasabihin ka, oh, magaling na tao ito. Baka magamit sa paglaban sa masama, no? At itong mga si Duterte naman, yung kwan, hindi ba, sabi niya, strong man siya at laban siya sa droga,
Ayun pala, gusto niya lang maging drug law, supreme lord, no? Sa drugs. Tapos, yung kwan, ngayon, ibinaling niya sa anti-communist, no? Kaya, yung ibig sabihin eh, dahil sa malaking propaganda na naibukos ng mga Duterte at Marcos, ano, yung, kwan, yung napapurus kanyang imahe na siga-siga, mga strong arm, male fist, etc. Alam niyo na, sa public mind, lahat ng claims mo sa pagiging matapang na bayani, nawawala kapag ano naman, magnanakaw ka pala. Kaya wastong ibinuhan sa elektorado, wastong binugan ng simbahan sa elektorado ng tambalang Marcos Duterte ay magnanakaw at korap. Ang nilulustay nila sa magastos na kampanya nila at pamimili ng mga leader at boto, mga leader at boto, ay galing sa pagnanakaw ng mga Marcos at Duterte. Ipaliwanag na kurakot ang layunin at balak nila sa paghawak ng kapangyarihan at sa hilig nila sa pandarahas kapag nasa kapangyarihan. Halos tiyak ng isa sa pinakaunang hakbang ni Bongbong, sakaling makaupo siya sa Malacanang, ay pawalang bisa ang lahat ng kasong kaharap ng pamilya nila. Lalo yung may kinalaman sa nakaw na yaman. At linisin ang pangalan Marcos, ha, in quotes, so wala, marunong pangalan yan, yung ingrained na, yung dumi sa pangalan ng mga magnanakaw at mga berdugo na yan. Gayun din, tiyak na gagamitin ni Sara Duterte ang lahat ng leverage at ang magagawa niya sakaling makaupo siya bilang vice-presidente upang protektahan ang kanyang ama at mga kapatid sa anumang kasong haharapin nila, lalo yung mga may kinalaman sa nakaw na yaman at droga. Nagpahayag na si Bongbong Marcos na ipagpapatuloy niya ang terorismo ng Estado ni Duterte at paggamit ng Anti-Terrorism Act at National Task Force ELCAP, at ipinahayag din niya na magiging Defense Secretary si Sara para ipagpatuloy ang tiraniya at terorismo ng kanyang ama laban sa mahihirap at paggamit sa militar, pulis at mga paramilitar para sindakin at tapihin ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng red tagging, pagdukot, torture at pagpaslang. Dapat ilantad na kapag nasa poder si Bongbong at Sara, ipagkakailan nila ang pananagutan ni Duterte at haharangin nila ang paglitis kay Duterte kaugnay ng kanyang malulubhang krimen sa pagiging traidor, tirano, pamamaslang at pandarambong. Masusupil ang katarawan at magpapatuloy ang lahat ng imbe at kriminal na mga patakaran at aksyon ni Duterte, anuman ang lumitaw na mga partikular na estilo ng pamumuno at planong pampolitika ni Bongbong at Sara, tiyak na mamamayagpag sa ilalim ng poder nila ang mga abusado at brutal na militar at pulis at iba't ibang uri ng maliit na tirano at warlord, lalo na sa kanilang mga baluarte sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Okay, thank you po. So mula dun sa ating mga bibiguin, tungo naman tayo dun sa ating kinakampanya. Prof. Joma, ano po ba yung pagtingin nyo sa endorsement ng Makabayan sa yung Makabayan Coalition sa Lenny Kiko tandem, at gayon din sa pag-endorso ng isang bayan kay Nery Colmenares? Ito yung nasa larangan ng legal at electoral na pagkikibaka ang Makabayan Coalition. Karapatan at tungkulin nito na gawin ang lahat ng magagawa para palakasin ang sariling hanay at palawakin pa ang alyansa sa iba pang puwersang lumalaban sa rehimen Duterte at iba pang pinapakilos nito sa eleksyon. Ang Lenny-Kiko tandem ang credible na oposisyon sa komun na kaaway na Duterte at credible din na frontrunner and winner sa eleksyon. Kung gayon, tamang desisyon ng Makabayan Coalition na suportahan ang naturang tandem. At mabuti rin na
inendorso ng isang bayan, isang bayan, si Nery Colmenares bilang senatorial candidate. May sapat na lalim at lapad ng taktikal na maniobra ang legal na kilusang masa bago sa panahon mismo at matapos ang eleksyon upang i-exercise ang maangkop na prinsipyo ng nagkakaisang prente, lalo ang prinsipyo ng unity and struggle at ang prinsipyo ng independence and initiative. Sa kontekstong ito, maski sa loob ng makabayan coalition, ay maaaring i-exercise ang nasabing mga prinsipyo ng nagkakaisang prente, ang mga probasyon ng kilusang manggagawa at magsasaka, halimbawa, ay hindi naman pali ang kamay sa pag-ugnay at pagsuporta sa iba pang progresibong kandidato sa pambansa at lokal na antas, basta't hindi taliwas sa mga naabot ng kaisahan. Kajoma, nangunguna pa rin si Marcos no, sa mga survey. Ano sa tingin ninyo yung kailangan pang gawin ng mga sumusuporta sa kandidatura ng tambalang Lenny Kiko para tumatak sa masa at matalo ang Marcos Duterte tandem? Ang mga survey na nagsasabing panalo si Marcos ay controlled at peke, hindi scientific. Dahil lalo yung pinag-upisahan yung nakabis sa Malaysia o Singapore, yung ano yun, yung market survey firm yun sa mga kalakal. Pagkatapos, itong mga executives ng Pulse Asia at South at no Social Weather Station. Oo. SWS. Eh ano yan? Gusto mo kumita. Alam niyo, ganito ang negosyo ng mga poll survey firm. Yung dalawang klase lagi ang survey na ginagawa. Meron yung tago para alamin kung anong katotohanan. Pag meron naman din yung ano, yung slanted na, ha? Pinipili na yung range of ano, yung respondents. Kaya madedetermine mo yung pabor sa yung resulta. E kapag yung survey firm gustong kumita, ano yun? Papayag na yung tunay na survey itatago. Bali ginagamit yung survey pa alamin niya anong tunay ng kalagayan. Yung ibang survey naman na inayos e para ano yon, i-condition yung pag-iisip ng ano ng mga tao. Kaya hanggang ano yan sa supposedly more ano reliable survey firms tulad ng Pulse Asia o Pulse Asia at SWS. Ano yan, may dual character yan. Kahit pag-aari yan ng mga dapat anti-Duterte, no? Pero ano yan eh, tulad ng sabi ko, ano yun, kung importante sa kanila kumita. May pagkukulang pagdating sa survey. Walang ano yun, walang scientifically neutral na reliable na ano, na ano yun, yung kumukontra sa mga parang monopolisado ni Marcos at mga Duterte itong ano, sa poll survey. Kaya ano yan, preparation of the public mind yan para tanggapin yung pangdaraya. Inaandang isip ng publiko para tanggapin ang peking COMELEC electronic count na gagawin ng mga eksperto ni Duterte. Frontrunner si Marcos sa poll survey ng mga bayarang negosyante ng poll survey at mga troll army, pero sa mga totohanang survey, frontrunner na ang Lenny Kiko tandem. Hindi ba yung kwan? Sa Manila Bulletin, malayong frontrunner si Lenny kay Bongbong. That's an indication na no, kung gumawa ng mga tunay na survey, mapag-iiwanan na itong si Marcos. Eh pagkabobo, walang sinabi kung anong programa niya. At tumatakbo sa debate dahil wala siyang takot na no, matanong tungkol sa kanyang background, tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya na magdanakaw.
Nauna ng matagal si Marcos sa paggamit ng mga antirubero na bayarang media. Tintahan niya yan. Lalo na ang social media, kaugnay ng kanyang matagalang electoral protest na pumalpak naman. Dati nang tinalo ni Duterte si ni Lene, si Bongbong, at mukhang talunan siya. Ibig sabihin, may record na tinalo ni Lene sa pagka-presidente itong si Bongbong. Kaya may pagkabasang sisiyo yan. Dapat gumawa ng catch-up ng Lene Kiko tandem sa corporate media, sa TV, radio, print at sa social media pati sa pagsasagawa ng mga tunay na poll survey. Dapat pakinabangan din nila ang malawak at malalim na kakayahan ng makabayan coalition sa paghimok, pag-organisa at pag-mobilisa sa masa, lalo na kung may sapat na panustos. Malaki ang nagagawa ng mga organisasyong masa dahil karamihan sa kanila ay mga volunteer at seryoso sila sa pagkakampanya at pagkilos, at sila ay nakalubog sa masa at nakikilala sila ng masa. Okay, kaugnay pa rin ho nito, no, yung pag-endorse ng makabayan kay ano, Lenny Robredo. Pero tungkol naman dun sa mga ano, yung mga ideological figures, no, katulad ng mga Trotskyista. Halimbawa, paratang nung isang Trotskyite na si Joseph Scalise na enabler ang pambansa demokratikong kilusan ng mga nagaharing uri ni Marcos. Noong ito ay tumakbo sa pagkapangulo noong 1965 at kamakailan si Duterte noong 2016. So sa nalalapit na halalan, sa malamang rin, ang magiging akusasyon bunga ng pag-endorso ng Makabayan Bloc kay Lenny Robredo. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? Parapal na sinungaling ang mga Trotskyista at madalas mahuli sa self-contradiction. Sinasabi nila na ang mga Stalinista, yan ang pangmura nila sa luma at bagong Partido Komunista, ang naging enabler para maging presidente si Marcos noong 1965 at si Duterte noong 2016. Sa kabila ng false claim nila na napakalakas ng luma bagong Communist Party bilang enabler sa naging presidente noong 1965 at 2016. False claim din nila laban sa CPP na naging kasangkapan lamang ito ng pambansang burguesya sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa. Ipinalalagay ng mga Trotskyista na kapag nakipag-alyansa ang mga komunista sa anumang puwersa, ito ay pagsuko na at ganap na pakikisa sa alyado. Hindi sa pulo mga Trotskyista ang patakaran ng independence and initiative, pati na yung unity and struggle sa loob ng United Front na sinusunod ng CPP. At hindi nila naintindihan ang buong latag ng nagkakaisang hanay. Ang pamumuno ganitong latag ng United Front, may pamumuno ng proletaryado. Nakabatay ito sa alyansa, pangunahin sa alyansa ng mga manggagawa at pagsasaka. Tapos susunod lamang ang paghimo sa mga gitnang saray ng lipunan, kasama na dyan yung mga pati-burges at pambansang burges. At sunod dyan, pagsamantala sa hidwaan ng mga reaksyonaryong uri para hiwalay unan ng pangunahing bigwas at gabi ng kaaway na pinakaimbing na reaksyonaryo o dayuhang mananalakay. Salungat sila sa turo ni Linen na sa bansang at prasado, pwedeng aliado sa revolusyon ang pambansang burges dahil sa may interest sila na anti-imperialista. Basta sinasabi nila ng linyang ito ay mali dahil galing lamang ito kay Stalin at pagkatapos kay Mao. Ganito ang pag-iisip ng mga Trotskyista na tulad nila Joseph Scalise at John Malbar na muhay-muhe sa pambansang burges, pero palatandaan ito na ang mga Trotskyista ay mga special agent ng malaking burgesya, mga monopolo kapitalista na dayuhan at mga malaking komprador.
At tulad ni Trotsky na traidor sa sosyalismong Soviet, special mission nila para sa mga imperialista at malaking kumpredor ang tumira ng tumira sa mga komunistang nagsasagawa ng revolusyon. Sa kasalukuyan, aktibong sumasabay ang mga Trotskista sa Rehimen Duterte at mga ultra-reaksyonaryo sa Red Tagging laban sa Makabayang Coalition. Sinasabi nilang one and the same thing ang CPP at Makabayang Coalition. Mali ang mga Red Taggers. Ang CPP ay namumuno ng armadong revolusyon ng mga manggagawa at magsasaka. Ang Makabayang Coalition ay binubuo ng mga legal na partido makabayan at demokratiko at nasa larangan ng electoral na pakikibaka sa balangkas ng konstitusyon o mayiral. Karapatan nila makipag-alyansa sa anumang partido, grupo at individual sa hanay ng oposisyon laban sa rehimen, partido at mga aliado ni Duterte. Pero itong mga Trotskista pinipilit na one and the same ang CPP at Makabayang Coalition at katulong ni Duterte at mga militar niya, sina Joseph Scalise, John Malabar at iba pang Trotskista sa Red Tagging sa Makabayang Coalition. Pati na sa mga konsekwensya tulad ng pagduko, torture at pamamaslang. Gusto pa nilang baligtarin ang desisyon ng kahit kubilig na hindi tama ang Red Tagging na ginawa sa mga petisyon para pagbawalan ang mga partido ng mga Makabayan Coalition na sumali sa eleksyon. Sa aking obserbasyon, balido at wasto na magipag-alyansa ang Makabayan Coalition sa isasambayan at partido ni Lede at Kiko laban sa Rehimeng Duterte sa panahon ng electoral campaign hanggang sa panahon ng may mas matindi pang paghihibaka dahil sa pandarayan ni Duterte at pagakyat sa kapangyarihan ni Nabongbong at Sara. At kung sakali naman manayag si Lenny at maging presidente tulad ni Cory Aquino, ibang usapin ng pagtatasa sa kalagayan kung balido at wasto pa pakipag-alian sa kay Lenny ang mga aliadong reaksyonaryo laban sa mas masamang reaksyonaryo ay talagang temporaryo at hindi matatag. Marami ding mapupulot na aral kung paano ang wastong pagdadala o pagangkop ng mga patakarakan sa nagkakaisang prente at kilusang masa ng pumuesto na si Cory matapos ang EDSA. EDSA 1. At nang pumuesto na ito si Gloria matapos ng EDSA 2. Sa ano po, balik ulit tayo kay ano, kay Bongbong tsaka kay Sara. Sa isang interview nabanggit ni Marcos Jr. na plano niya na ano, expand yung NTFL-CAC at kung sakaling manalo siya, igagawa daw niya kay Sara Duterte ang Department of National Defense. Ano po yung palagay ninyo dito? Hindi na, nabanggit ko na na itong payag ni Marcos na plano niyang i-expand ang NTFL-CAC at kung sakaling manalo, gagawad kay Sara Duterte ang Department of National Defense. Dito natin nakikita ang masamang balak ng dalawang anak ng mga naging pinakamasamang berdugo at mandarambong na presidente sa Pilipinas. Nasanay at nasarapan sila Bongbong at Sara sa bunga ng pagnanakaw at paggamit ng dahas upang alisan ng limitasyon ang pandarambong at pandarahas. Hindi nila kinikilala ang kakayahan ng sambayanang Pilipino na alamin at labanan ang mga kriminal na katulad ni Marcos Sr. at Duterte. Nalilimutan nila na binagsak ng masang api si Marcos noong 1986. Si Duterte naman ay accountable sa mga kasong kriminal sa loob at labas ng bansa. Mm-hmm. Okay. Prof. Joma, paano pa natin, expand pa natin yung tanong tungkol dito. Ano po sa tingin ninyo yung ano, magiging papel naman ng imperialismong US at ng China sa halalang ito? Paano sila ano, makakapanghimasok muli? May lumitaw bang kandidato na pinapabora nila sa tingin ninyo? Malaki ang papel ng imperialismong US at China sa halalan. Behind the scenes sila naglalaro at lihim para hindi
maakusahan ng pakikialam o para hintayin na mahinog ang panahon para sa pagpapahayag ng patakaran. May high stakes sila sa Pilipinas at sa halalan sa partikular. Mga opisyal at pribadong entidad ang nag-uusap tungkol sa pasahan ng political at financial campaign support sa alinmang Pilipinong partido at kandidato. Pero hindi maiwasan na may mga singaw at manifestasyon ng posisyon o kiling ng US at China tungkol sa kanya-kanyang paboritong partido o presidential candidate o kaya ang mismong presidential candidate ang atat na maghalata kung ano ang kinikiligan niyang imperialistang kapangyarihan. Si Bongbong Marcos nagpayag na na mas makiling siya sa China kaysa sa US at baliwala sa kanya ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Gusto niyang mapalaki at mapalawak pa ang interes ng China sa Pilipinas. Kaya sinasabi ng ilang commentator na si Marcos ang Manchurian candidate ng China. May sakit ng loob si Bongbong Marcos na hindi siya makapasok sa US nang hindi sisitahin sa liabilities ng Marcos estate o Marcos family sa human rights case na ipinanalo ng mga biktima ng human rights violation. Ano yan? More than $1 billion pang utang ng mga yung hayop na pamilya sa mga biniktima ng pamilya nila. Si Lenny naman, nagpayag na pwedeng may oportunidad ng China makipag-joint agreement sa oil exploration sa West Philippine Sea kung antemano ideklara ng China na sang-ayon ito sa UN Convention on the Law of the Sea at sa 2016 judgment ng Permanent Arbitration Court ng Pilipinas ang may sovereign at maritime rights sa West Philippine Sea. Umaasa rin si Eleni na gagawin ng US ang mga kinakailangang aksyon para panagutin sa mga human rights violations na pinag-uusapan na sa US Congress at pigilan ang paggamit ni Duterte ng electoral fraud and terrorism at magkaroon ng malinis na halalan. Okay, thank you po Prof. Sison. Ngayon naman batid natin na yung limitasyon ng pakikibakang electoral at hindi ito ang paraan upang ano hawanin ng daan tungo sa tunay na panlipunang pagbabago na ipaliwanag niyo po yun ng mabuti. Gayunpaman, nabanggit din ninyo na sa nakaraang webinar na naging mapangahas ang lakas ng masa sa pagpapatakbo ng sariling kandidato sa presidente at pagka vice presidente laban ng masa. Kayo rin ang nagsabi na naging bentahe sa kanila dahil mas nakilala ng taong bayan ang kanilang programa. So sa pag-unlad ng kilusang revolusyonaryo at legal na demokratikong pwersa at kung may sapat na makinarya at pondo, posible ba na makapagpatakbo ng kandidatong presidente at vice presidente? Sa tingin ko, ang inatupag ng Makabayan Coalition ay paghahanda ng mga party list at pagpili ng dadalawang kandidato para sa pagka-senador. At hindi na pumili agad ng sariling mga makabayang kandidato para sa posisyon ng presidente at vice-presidente. Malamang nainisip nila. Ano naman yan, hindi naman ako insider sa Makabayan, sa Makabayan Black, no? Lalo sa mga araw na ito ng rentaging dapat hindi ako nakikialam sa ano nila takbo ng mga balak at gawain nila. Malamang na inisip nila sa loob ng Makabayan Coalition na kailangan ang ilang bilyong piso para sa credible na kampanya ng presidente at vice-presidente. Alam niyo sa kampanya, lalo sa magiging kataas ng posisyon, yung TV, yung gastos sa TV at saka radyo, ang pinaka-importante para makondisyon yung utak ng mga tao sa ano yung instant final recall on election day. Sa konteksto ito, sinabi ko na mapangahas ang lakas ng masa.
dahil sa may kandidato ito para sa pagka-presidente kahit na malayong mas maliit kaysa Makabayan Coalition. Hindi man siya na manalo pero nasa sentro siya ng atensyon ng publiko. Kasali siya sa mga presidential debates, kuminsan ano naman, hindi siya inimbitahan at tinatanungan siya tungkol sa, kung inimbitahan naman, tinatanungan siya tungkol sa mga mayor na punto ng kanyang komprehensibong programa. Dahil may sariling slate ang lakas ng masa, wala siyang kandidato na nakikiusap na may sali sa slate ng ibang partido. Sa Pilipinas, wala pa ang kalagayan na kahit na Makabayan at progresibo ka at kahit wala kang malaking pera para sa kampanya, may pagkakataon kang manalo dahil sa mobilisasyon ng masa tulad sa ilang bansa sa Amerika Latina kung kailan lamang. Halimbawa sa Ecuador, Peru, Chile at Honduras, mga taong walang pera. No? Kwan, naging presidente dahil ano? Yung ano yan, yung kalagayan ng kwan po apay sa ganoon. Sa kalagayan, bunga ng ano, matagal na pagsisikap. No? Sa hinaharap na panahon, baka pwedeng tumakbo ang Makabayan at progresibong pobre. Isko ka presidente dahil sa iba yung paglakas ng mga legal na Makabayan at demokratikong pwersa at may sapat na makinarya at pundo na hindi kailangang silaki ng pundo ng mga reaksyonaryong partido at kandidato. Okay, salamat po. So mula sa Makabayan Coalition at yung slate ng lakas ng masa, tungo naman tayo sa, no, magbalik kasaysayan tayo. Isang makasaysayang yugto sa pakikibakang electoral yung pagbubuo ng Partido ng Bayan kung saan mapangahas na tumakbo ang mga progresibo at makabayang kandidato sa Senado. Ano po yung mga mayor na aral na ating mapupulot dito? Matapos si bagsak si Marcos noong 1986, binuo namin ang Partido ng Bayan noong Agosto 30, 1986 bilang electoral party na lalakok sa May 11, 1987 elections para sa Senado at Lower House. Nawala ng posibilidad na makipag-alyansa sa dating aliado na Cory Aquino laban kay Marcos dahil nangyari ang Mendiola Peasant Massacre noong Enero 1987 at naglabas at nagwasiwas ng espada ng gera, sword of war, si Cory Aquino noong Pebrero 1987. Yun man, nangahas pa rin ang Partido ng Bayan na nagpatakbo ng ilang tampok at mahuhusay na kandidato para sa Senado. Ano pa? Sinama pa yung mga may record na malapit kay Cory, no? Tulad nila Joe Burgos, si Romy Capullo, malapit sa mga malapit yan sa mga Aquino noong araw. At iba pa. Pero ano yan? Wala, baliwala yon sa hanay ng mga Aquino. Ang mga kandidato noon eh, si Crispin Beltran, si Burgos, Bernabe Buscaino, si Bernabe Buscaino ay namantinin niya relasyon niya sa mga Aquino hanggang sa kanyang ano, cooperative project. Romeo Capulong, Horacio Morales, Delia Sancho at Jaime Leo, yun ang senatorial candidates, mga pito. Pero ang mga salik ng kanilang pagkatalo ay anti-komunismo o red again, nagawa ng lahat ng mayor na reaksyonaryong partido, Aquino at Enrile Ram, paglaban ni Cory Aquino sa mga makabayan at demokratikong puwersa, kawalan ng sapat na pundo para sa pambansang kampanya, gulo dahil sa kampanya ng AHOS at iba pang problema ng partikular at malaki sa panahon na yon. Dapat tandaan na ang Mendiola Massacre ay ginawa ng Presidential Guards at walang ginawa si Cory para panagutin ang mga opisyal na militar. Sumunod pa ang Lupao Massacre ng mga magsasaka rin. Kahit na tapos na ang eleksyon, inambos ng RAM si Bernabe Buscaino noong Gunyo 1987 at pinaslang si Leyan Alejandro noong September 1987. Sa mga sumunod na eleksyon,
Walang deklarasyon ng boycott pero pinuna ng mga makabayang organisasyon ang reaksyonaryong katangian ng halalan. Naglaho ang partido ng bayan hanggang sumali ang mga makabayang party list groups sa mga halalan ng kwan na yan. Patapos na yung siglo. Mm-hmm. Prof. Joma, dati nang nakapagsalita si Duterte na ayaw niya si Bongbong Marcos bilang presidential candidate dahil sa, sabi nga niya, weak leader at sumisingot ng cocaine. Bakit hanggang ngayon sinasabi pa niya na wala pa siyang napipiling presidential candidate? Sa tingin ko, malamang na umaarte lang si Duterte tungkol sa badmouthing at ayaw niya si Bongbong. Obligado siyang suportahan niya ang Marcos Duterte tandem hanggang Pandaraya dahil doon na nakadeploy ang malaking pera ng mga dinastiya. Liban na lang kung may mas baliw na balak si Duterte katulad ng martial law, tsa-tsa at postponement ng eleksyon o ipapatay ni Duterte si Marcos. Ibinintang ito sa tapos ibibintang sa CPP pag ginawa niya ito. Siyempre NP at NDP dadami ni Duterte at siya pa rin ang presidente wala ng eleksyon at wala na si Bongbong kung matuloy ang siya na pa rin ang mananatiling presidente. Pero medyo baliw na yan. Baliw na baliw na si Duterte. Palagyan ko hindi na obra. Hindi niya magsasagawa yung mga ganyang plano sa loob ng mga darating na tatlong buwan. No? Palagyan ko komitido na siya sa eleksyon. Kaya ang nangingibabaw sa isip ko, umaarte lang si Duterte para palitawin niya na si Marcos ay may pagka-independyente sa kanya. Pero yung pagkakaisa ng mga hayop ito, pagkakaisa ng mga halimaw. Mga extreme possibilities na ganito na binanggit ko sa kapila ng sa papatuloy ng eleksyon at pandaraya, yung extreme possibilities mahirap nang isagawa, limited time at sa tingin ko, tansya ko, hindi sa mga ganyang extreme possibilities kahit na sabihin ang US interesado na si Duterte mismo na bulok na ang gagamitin sa anti-communist campaign, medyo untenable. US mas papayag na si Bongbong at si Sara magpapatuloy sa anti-communist campaign. Yan naman ko na isang malaking interest ng US. Hindi ang US hindi papayag na i-postpone ni Duterte o itigil niya yung halalang 2022 sa anumang dahilan. Palagi ko lalarga na yan. Maging mapagmatsyag, para handang kumilos kung anumang gagawin ni Duterte. Kasi hindi lang madalas magsalita na parang sirang ulo, kundi talaga sa kilos niya sirang ulo yan. Kaya mapagmatsyag at maghanda sa anumang gagawin ng loko-loko. Sige, Prof. Season, speaking of U.S. counterinsurgency at yung local form niya dito sa atin, yung National Task Force ECLAC at yung red tagging sa Halalan 22. Bakit at paano ginagamit ni Duterte ito, yung NTF, ELCAC at red tagging para makinabang yung Marcos Duterte tandem? Kasi sabi niyo nga, mukha namang sinusuportahan niya to. May patama siya sa alyansa ng partido ni Robredo, Sambayan at Makabayan Coalition. May patama rin siya sa ilang presidential candidate na gustong mag-resume ng GRP NDFP peace negotiations. Akala ni Duterte na madali niyang siraan ang Robredo Pangilinang tandem
at slate at lukuhin ng electorate sa paggamit niya ng National Task Force ELCAC at red tagging laban sa alyansa ng partido ni Robredo, Isasambayan at Makabayan Coalition. Sa palagay niya, magagamit niya ang anti-komunismo bilang paraan ng pagpapatanggap sa electorate ang paggamit niya ng pandaraya at terorismo. Hindi madadaig ng propagandang anti-komunista ang katotohanan ng pagtataksil, piranya, maraming pamamaslang at pandarambong na gawa ni Duterte at ng mga kasapakat niya. Hindi matatakpan ng anumang propaganda ni Duterte ang katotohanan, lalo naghirap ang masang Pilipino dahil sa pandarambong terorismo ng Estado at militarisasyon. Nagsagawa na at galit na, nagsawa na at galit na ang masang Pilipino sa paghahari ng mga magnanakaw at berdugo tulad ng mga Marcos at Duterte. Nabanggit na ninyo na magkakagulo at lalong magkakaroon ng mga tunggalian sa lipunan kung mananalo sa pandaraya ang Marcos Duterte tandem. Pwede ba kayong magbigay ng karagdagang paliwanag? Hindi ba may inisyatiba sa panggugulo ang panig ni Duterte at Marcos Duterte tandem dahil sa kanilang kamay ang pandaraya sa eleksyon, terorismo ng Estado at posibleng martial law bago o pagkatapos ng election day? Tama ang palagay ng panig ni Duterte at Marcos Sara tandem ang may inisyatiba sa panggugulo sa Pilipinas dahil nasa kanilang kamay ang pandaraya sa eleksyon, terorismo ng Estado at posibleng martial law bago pagkatapos ng election day. Ang marapat na gagawin lamang ng sambayan ng Pilipino ay tumugon sa pangapit, pagsasamantala at lumaban sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng pakikibaka para sa pambansa at panlipunang kalayaan. May estimate ako na iigting sa napakataas na antas ang mga legal na anyo ng pakikibaka ng mga legal na makabayan at demokratikong puwersa at mga konserbatibong puwersa ng anti-Duterte at anti-Marcos. Susulong din ng malakihan ang mga puwersang revolusyonaryo. Garantisado ng mabilis ang paglubha ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na nag-aaring sistema at bibilis ang pagsulong ng demokratikong revolusyon ng bayan. Ayun po. Pasensya na po at nawala ako sa himpapawid. Hindi po totoo na nakatulog ako. Sige, meron pa po ba tayong more or less natanong na po natin yung mga tema na gusto nating talakayin kay Kajoma. Pero meron po pang mga tanong dito sa chat. Pwede rin yung pwede rin kayong magtaas ng kamay para tanungin. Pero gusto ko lang bagitin na marami bumabati kay Kajoma ng happy birthday, maligayang kaarawan, Professor Joma, mula sa mga kasamang narito ngayon. Noong February 8 po ang kaarawan ni Kajoma. Okay, siguro may isang tanong po dito. Gaano po ba kahalaga na bitbitin ng susunod na pangulo ang peace talks sa pagitan ng GRP at NDFP?
Malaking posibilidad na mag-usap kasi ano naman, yung nasa oposisyon, karamihan sa kanila, yung gusto na mag-resume ang peace negotiations. Ang meron, ano lang, sa apat na opposition nagsalitang ano, gusto nila, yung si Pacifico Lacson lang no, nagsalita ng ano, nagpartikular na gusto niya yung ano yung so-called localized peace talks na kontrolado ng ano GRP at militar at ano masusuway pa yan yung mga NDF personnel na kasali sa pag-uusap yon yun ang yun ang yun lang nakikita ang problema pero palagi ko sa karamihan ng opposition candidates may pagka-reasonable sila tungkol sa ano neutrality ng venue ng pag-uusap at pagsang-ayon sa standing agreement no, na comprehensive yung The Hague Joint Declaration na siyang framework ng peace negotiations. Yung ang NDF bukas sa mungkahi ng sino mong magiging presidente na mag-uusap. Importante ano yung may kaliwanagan sa panig ng NDF na handang makipag-usap kung gusto ng bagong presidente. Ito lang problema si Duterte at itong mga bata niya yung nasa yung si Marcos. Bongbong, ano yung gusto niya, bakbakan, paduguan, all the way. So, yun ang problema. Ang venue ay dapat na neutral kasi kahit na ginawang foreign neutral venue, ano yun eh? Kung sila hayop na Duterte, pinapapatay niya pa rin yung mga ano, nagtatanda ang mga naging consultant. No? Ang pina... mga ano, score na niya sa pagpatay, mga 16 na, kaya kailangan may international mass campaign laban sa kahayupan na yan na ginagawa ng ano, Raymond Duterte. Sige po. Meron pong mga ilang tanong dito tungkol sa mga ano, tumatakbong presidente. Yung isa tungkol sa kay ano, Isko Moreno, sa tingin niyo po ba mula kay Ivan Bangiban, sa tingin niyo po ba Kajoma na si presidential candidate Isko Moreno ay isang discreet na Duterte candidate? Kaibigan ko yan si Juan Isko kahit na sabi ko totoong hindi siya komunista no? Dahil natatakot din yan sa red tagging. Yan ngayon ang epekto ng ano ng anti-communism at red tagging. Mabait na tao naman yan pero hindi ko ano, wala akong impormasyon na ano na matibay na may iba pang layunin siya bukod sa talagang kandidato rin siya na sa pagka-presidente. Of course may mga si Duterte means mo naman natamaan siya minsan yung pero si Duterte hindi nagdetalye. Pero maraming nag-iisip na bakit yung dating propagandista ni Duterte nasa Kaisko. Ano kaya ang papel niya? May nasabi naman ako dyan na pag nakagawa na si Duterte ng pandaraya at presidente ni si Marcos, mahalaga yung kwan, yung ilan sa mga nagkandidato sa pagka-presidente sasabihin na ano, malinis ang eleksyon, no? I-endorse nila. Baka may, palagay ko, may spekulasyon na ano, isa o dalaw dyan hanggang ano, gumawa ng ganung ano, statement para ano, ma-endorse yung bunga ng pandaraya ni Duterte. Kaya ano, pero ano, as of now, ano, kung tumindig naman sila, parang totohanan kung ano yung inakala nilang lines, political lines na mapagpanalo sa kanila, sinasabi nila. At kung minsan, ano pa, nakakapitik pa sila kay Duterte. So, ano, mahirap magsalita ng
laban sa mga kumahanay sa oposisyon nang walang sapat na impormasyon. Mm. Okay. Punta po tayo kay Calio Didi Guzman. Mga tatlong tanong to, no? Pagsamasamahin na lang natin. Marami po yung nagtatanong kung bakit hindi si Calio Didi ang sinusuportahan ng mga progresibo given na siya yung mula sa hanay ng mga manggagawa. Ano po ba yung tingin niyo dito? So bakit, siguro bakit si Lenny Robredo at hindi si Leo Didi Guzman ang sinuportahan or sinusuportahan ng mga progresibo? Ano yung suri niyo po dito? Alam niyo, kahit na si Leo Didi at si, pati na si Walden ay nakakalaban on certain points about the revolutionary movement, ano naman sila, may sinseridad sila sa kanilang posisyon at may pagka-progresibo naman yung paninindigan niya sa lang issue. Halimbawa, hindi masasabing hindi progresibo yung sinasabi ni De Guzman na kapag siya ay naging presidente, yung minimum wage na magiging 750. Eh si Kwan, si Walden Bellew naman bumapatikos naman sa imperialismo ng US. At the same time, may paninindigan siya mabuti tungkol sa West Philippine Sea. Ibig sabihin na Kwan, mga taong ito, Kwan, may mga good points sila. Sa panahon na kailangan ng malapad na pagkakaisa laban sa common enemy, no? Marcos Duterte combine, kailangan talaga hayaan na iba't ibang puwersa na against the common enemy ay magsama. Ganon. Yun ang attitude ko. Ibig sabihin ni, kung ano yung mga matitinding pinagtatalunan sa nakaraan, ano yun? Yung pwedeng mabawasan ang tindi at hindi yun ang principal na issue sa kasalukuyan sa panahon ng halalang 2022. Okay. Ito naman po mula kay Axel Lopez. Sa hindi tuluyang pagdidiskwalipika ng COMELEC kay Marcos Jr., ano po yung magiging papel nito sa tingin ninyo sa pananaw ng masa? Kajoba, tinatanong po ni Axel. Talaga sinadya na palusutin si Marcos, si Bongbong sa yung kaya nga yung nagmaneobra talaga si Duterte at mga tauhan niya sa COMELEC para si Guanson mag-retire na at yung kanyang opinion yung kanyang ruling para sa disqualification ni Marcos hindi na isasama at kung gayon natupad yung gusto ni Duterte at mga Marcos na mawala yung disqualification. Mm-hmm. Kadyo, may epekto to sa masa? Ano yung epekto noon sa masa ng mga botante na hindi siya na-disqualify? Tingin nyo may epekto to sa masa? Sa masa? Yung Mahirap ba doon siya? Kailangan i-expose na, no? May kwan. Isang palatandaan na kontrolado ni Duterte ang COMELEC. Hanggang sa Pandaraya. Ito, isa na rin Pandaraya ito. Pandaraya in advance. Itong si Marcos, tax evader. Dapat disqualified, no? Madaling maintindihan ang masa yan. Paliwanag lang. Mm-hmm. Kung magandang pagpapaliwanag at malaganap ang pagpapaliwanag, maintindihan na masa na bulok itong si Digong Duterte at itong bata niyang si Bongbong Marcos. Pero yan, pag nagka-presidente na yan, tingnan natin. Diba kayong bata-bata, akala ni Duterte na nakukutusan niya na weak leader.
lilitaw din yung pagka Ferdinand Marcos niya, no? Ito naman yung... kuan yun, mahalagang bagay yan na ano, ipalaganap sa masa na may panluloko, pandaraya na ginagawa ni Duterte ngayon pa lang sa issue ng disqualification. Kaya ano yan, tuloy-tuloy yan na panlulokong gagawin ni Duterte. Okay. Ito, isa pang tanong. Kajoma, sa kasalukuyan, ilan po yung ma-identify ninyong ano, bloke na pagkakahati ng nagaharing uri? Tinatanong po yung sa kasalukuyang latag ng mga political forces sa ng mga nagaharing uri, ilan po ba yung pagkakahati, ilang blocks po yung maituturing natin, yung factions of the ruling elite sa kasalukuyan? May ma-identify ba kayo na ano, yung mga nagtutunggali ang bloke ng ruling elite? Ano, pinaka-importante dahil masahol na dinastiya, yung dinastiya ni na Marcos, Duterte, si Arroyo, si Estrada, ano? Di ba yan, Kwan? Yung mud, yung basic yan, tapos para magaling tandaan, no? sa dagdag mo si Estrada na nalaos na, made, no? Yan ang ano, apat na dinastiya na ano, pinakamasama, pinakabulok sa in the last years of the Philippines. Okay. Mula naman kay Freddy Dulay, meron bang kahulugan ang pagsuporta ni Salceda kay Lenny at Sara? Tinatanong po ni ano Freddy Dulay, ano yung basa niyo doon sa pagsuporta ni Salceda kay Lenny Robredo at Sara Duterte? Ah, ano yan? Mayroong element of regional loyalty. Yan ang mabilis na sumagi sa isip ko. Pero siguro may sariling ano, may sariling respeto sa isa't isa. Si ano naman eh, Salceda at Lenny, ano, yung economist. Pagkatapos si Sara, parang ano yun, may loyalty si Salceda kay, sa mga Duterte pero hindi kay Marcos, yung parang ibig sabihin. I don't think na may special quality si Sara, no? Na ano, kinahihiligan ni Salceda. Follow up mula pa rin kay Freddy. Nabanggit niyo na kanina to Kajoma, yung si GMA, no, yung pakikipagsabwatan niya kay Duterte, pero yung tanong mas particular, meron ba kayo, ano ba yung particular na papel ni GMA sa mga maniobra nila Duterte at Marcos? Ay, mahalaga yung pan papel eh, kasi ganito yan eh, hindi ba yung Bongbong at Sara Kwan nagpunta sa Cebu? Ang kung behind the scenes magmula pa noon, ano na yan eh. Yung si Gloria ang kung pinaka malakas na puwersa behind the scenes na para mag-agree yung dalawa na presidential candidate si Bongbong, si Sarang vice presidential. Sila yung nagkwenta. Kasi halata yung Gwen Garcia umatras eh. So, akala mo yung pamilya si Gwen Garcia at pamilya niya ang kwan ang katulong sa pag-decide kung sino ang sinong presidential at sinong vice. Pero it turned out si Gloria pala, no? Yun ang kwan, mga reports. At yung tandem na ayos na si Duterte hindi ano all the way kasali
sa pagsasayos. Kasi kung sino-sino yung sinusubukan niya, no? Gusto niya si Bongo president, gagawin niya lang vice. O kung pwede tayo mag-umpisa, primero, Juan, si Sara na, ang president, si Duterte ang vice, ayun, sobra na yun. Koalisyon ng, sa loob ng pamilya. Yung halatang ganid. Ganid, ganda yun. Pero natapos, sinunod ni Duterte yung Bongo, Sara. Ano pa rin, itsurang ganid pa rin yun. Parehas na ganit, practically, pamilya yan si Bongo. At yung parehas na Dabaw. So, ang nangibabaw, dahil yan, sira ulo yung mga ideya ni Duterte, hindi umangkop. Ano na, yung mas yung relatively mas reasonable pag-iisip tulad ng kay GMA, yun ang nasunod. Although when I say relatively mas matino kaysa pag-iisip ni Duterte, ano pa rin yan, walang katinoan yan. Dahil pinagsama yung kinatawan ng pinakabulo, pinakamatakaw at pinakamadugong pinakaberdugong political dynasty. Si GMA Juan, overwhelming na arranger sa tandem na yan. Pati si Digong Ikwan na huli. At may mga internal usapin dyan Hindi pwedeng magsama si Bongo at saka si Sara. Bukod pa sa sinabi ko ng konsiderasyon, pero ang pinakamalaki sa loob ng pamilya ng mga Duterte, si Bongo, inaakusa ni Sara na masyadong makiling kay masyadong makiling kay Sara. Alam mo yun, sa pagkalaki-laki ng ninakaw na ni Duterte, kunya, naglalaro rin siya ng apo sa loob ng kanyang pamilya. Ang nagsasafety sa mga ninanakaw, sa mga foreign banks, sa investment houses abroad, si Sara at saka si Manascarpio. Kaya si Duterte, huwag siyang masyad, lagot siya kaya nilet, gutom si Hanilet, hanggang palengke lang siyang ng Dabaw, pero ito big time na bilyonan na perang itinabi sa abroad, tangan ni Sara at saka si Manscarpio. So, alam mo yan, sa mga pamilya ng dynastic at feudal, yan ang time bomb yan, kapag nag-away yung primera nupsia at yung hindi maliwanag na segunda nupsia, So abangan din natin yan na bomba na puputok balang araw, paano nag-away yung dalawang pamilya ni Duterte. Okay, sunod po na tanong, magkaugnay din to, may dalawang tanong, dahil sa pagbabadyang pagbalik ng Marcos sa Malacanang na nagdudulot ng tuluyang paglabas o pagkalat ng kasaysayan ng kasamaan ni Marcos Jr. at pamilya nito. Yung unang tanong, gaano kasignipikante ito pagdating sa edukasyon? At isa pang tanong, kung ano naman, kung hindi daw tuluyan na mabigo magapi at makulong si Duterte, ano yung magiging epekto nito sa masa? Malaking epekto yan yung kasamaan. Kasi alam mo, ang kabutihan sa muling pagsulpot ng masama. Alam niyo si Marcos ay masama.
si Ferdinand. Tapos itong anak niya ngayon, tatakbo pagka-presidente, at gusto niya ibangon yung bulok na kasaysayan na ni Marcos, nagigising mga tao. Naungkat yung mga krimen ni Marcos, Ferdinand Senior. At kombinasyon, ang kakumbina pa naman ni Bongbong ay ito si Sara na kinatawan din ng isang bulok na naging kasalukuyang presidente. Kaya ano yun, naungkat yung mga krimen ng dalawang pinakamasamang naging presidente sa Pilipinas. Kaya ano yun, mahalaga para sa mass education yung paglilantad ng katotohanan tungkol sa dalawang dinastiya at na pinaninindigan itong Marcos Duterte tandem. Mm-hmm. Kajoma, ito may nagtanong tungkol dun sa posisyon ni Lenny Robredo dun sa foreign ownership, no? Palawigin lang natin yung tanong. Ito yung statement ni Lenny. I am very much open to exploring any proposed constitutional amendment that would unlock current roadblocks that are thrown our way as long as we ensure that the process is open, transparent, and people are given the opportunity to participate. Ano po yung tingin niyo dito sa position niya sa foreign ownership? Malaking bagay sa masa yung kung si Duterte matatalo, magagapi at makukulong. Ano yun? For the first time, ano yun? May malaking tao na ano na naipit na. Kung talagang ko na yung urusahan na siya sa krimen niya. Kasi ano naman yan, nakita na rin natin, akala natin parang sa Korea talagang nakukulong at convicted at nakukulong na matagal yung dating presidente niya. So, di ba, nung mahuli itong si Estrada, ba? Akala natin, Juan, yan, tama sa'yo yan, makukulong. Pero itong si Lokong Bigote, nakalusot pa rin, no? Marunong manghimas kay Gloria. Ewan kung anong pinanghimas niya, kung bakit pinalusot siya. Pagkatapos, ito naman si Gloria, kinulong din ni, no? Pinakulong din ni Inoy. Yun, nag-wheelchair, na-hospital, nakulong sa hospital. Pero pagdating niya, di kong nakalusot lahat ng mga hayop. No? Kaya malaking lagay na pera kay Digong kumandidato sa pagkano. Pagka-presidente si Digong 2016, may lagay sila Marcos, may lagay sila Estrada, hindi lang si Gloria. Ang lagay dyan, hindi lang pera. Hindi lang yung kanilang bailiwick support, kundi yung in financial terms. Kaya nakawala lahat yan. Inayos ni Duterte yung Supreme Court. Lahat ng kaso mga yung hayop na yan, nakawala sila. Okay, maraming salamat po. Kajoma, huling tanong na lang po mula kay Sharon Cabusao ng Gabriela. Tinatanong po niya, ano po ba yung tiyak na papel ng mga sektor sa eleksyong ito? No? Sa tingin niyo, yung particular na papel ng iba't ibang sektor sa ilalim ng pambansa demokratikong kilusan? Di ba maliwanag na, no? May anti-Marcos, anti-Duterte line sa halalang ito. At palagay ko, anuman yung kalakasan at kahinaan ng mga napapaboran dyan, mainly ang
napapaboran ng line na yan ay si Kiko, si Juan Lenny at Kiko. So, ano yun? Relatively, talaga namang relatively better sila than ano, yung Marcos Sara Tandem. So, at sinabi ko naman, ano, kung naging presidente na si Lenny, ano na yan? And that's another situation to consider kasi we have observed the behavior of certain candidates na Juan, supportable during the election, but then they become somehow obnoxious on certain issues. Of course, you know, yung pagiging obnoxious nila, mayroon nang binhiyan bago tumakbo sa pagka-presidente. Halimbawa, yung Juan, ano ba ang paninindigan ni Lenny sa ano yung foreign investments, yung Juan, the grip ownership by foreign companies, mga ganon. Yung mga tanong na yan ay Juan, masasagot na pag nakaupo na. Pati yung ano eh, may mga kandidato rin na opposition candidate na napapaliwanag kung ano ibig sabihin nila na ano, open sila for peace negotiations, baka localized din yan tulad ni Lacson. So ano yan, ang revolutionary movement, ano, dapat handa sa anumang possibility. Ano naman ay ang movement nung mas mahinang malayo, the revolutionary movement, nung mas maya, nung malayong mas mahina, at gusto pang ano durugin ni Marcos yung konte ng revolusyonaryong pwersa from 1972 onwards, ano hindi kailangan magkaroon ng peace negotiations, lalo lumakas. The harder Marcos tried to suppress the revolutionary movement, lalong lumakas ang revolutionary movement. Ganyan din ang nangyayari. Akala ni Bicong ano eh, yung madudurog niya yung kilos sa revolutionaryo, lalo na sa periodiko. Alam niyo, practically may monopoly sa news reports eh. Laging namamatayan, nagsusurrender, o dinudukot yung mga leader ng revolutionary movement. At kung kwentahin mo eh, Juan eh, mas marami pa sa estimated, sasabihin nila ang bilang lang ng NPA eh, Juan, 4,000 at the most, 2,000 to 4,000. No? Pagkatapos, ang kung kwentahin mo yung sinabi yung pinatay at pinasurrender eh, Juan, ano, as many as 5 times na, kaya diyan mong mahalata na magnanakaw si Duterte at yung mga asungot niyang militar, no? Yung gumagawa ng ano, ng pasurrender at pagpaslang sa mga revolusyonaryo, pagkatapos ibubulsan nila yung ano, yung reward money. Maraming salamat po, Kajoma. Meron pa pong ilang konti na lang na mga tanong pero lampas na po tayo sa oras. Pero iipunin po namin yung ilang katanungan tapos kung okay lang kay Professor Joma, ipapadala namin sa kanya para masagot niya at siguro maipopost niya kung okay na siyang magpost sa Facebook sa mga darating na araw o kaya naman sa email. Dito na po nagtatapos yung ating talakayan hinggil sa halalan 2022 at kalagayan sa politika. Maraming salamat po, Prof. Season, and happy brand new year. Kitang-kita natin, hindi totoo ang chismis na wala na sa mundo si Kajoma. Ito at buhay na buhay. At napakainam na ang inyong pagpapaunlak. Talaga namang napaka-inspiring at nakakalakas ng loob ang binigay niyong mga suri at paliwanag. Dahil nahaharap po tayo dito sa nasa gitna tayo ng pag-arangkada ng ating paglahok sa Halalan 2022 bilang isang legal mass movement na may presensya sa mga sektor, ng mga manggagawa, magsasaka, estudyante, at mga teacher, taong simbahan, maralit ang lungsod, at iba pa. At meron tayong mga kinatawan no, sa party list.
is na sa Makabayan Coalition. Isa dun sa mahalagang aral na nagpalalim si Professor Joma ay yung pagpapalapad, no? Yung malapad na pagbubuo, no, ng broad united front laban sa pinakamakitid na target, no? Hindi lang ng ating kilusa, no, kundi ng iba pang mga posibleng aliado at mga puwersa na laban kay Duterte at Marcos. At kasabay din ito, syempre, yung pagpapahina ng nagaharing uri at maging pagpapahina din doon sa kanilang mga principal, no, yung mga ang imperialistang US at China. At talaga naman na ipaliwanag din na mahusay ni Prof. Joma na ang bawat paglahok natin sa eleksyon ay hindi pag-urong, no, sa programa ng pambansang demokrasya, no, ng tunay na reformang agraryo at pambansang industrialisasyon. Hindi ito pag-urong doon, kundi isang ang eleksyon ay isang larangan tungo sa iba yung pagsusulong at pagpapalakas ng pambansa demokratikong kilusan. Kaya mga kasama, mga kaalyado, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagdalo at magkita-kita po tayo sa mga darating pa na kampanya, no. Bukas merong mga bikers for Neri, kasama rin yung mga kakamping sa Quezon City. Magkita-kita po tayo doon. Muli, Prof. Joma, thank you so much. At more power po sa inyo. Maraming salamat din sa inyo, Kasara, at sa lahat ng ating tagapakinig. Okay, maraming salamat po sa bayan, kay Max, kay Jel, ang ating tech support. Maraming salamat. Narito rin po, syempre, ang bayan section, si Renato Reyes, ang bayan chair, si Carol Araulio. At maraming salamat po sa mga organisasyon at sektor na narito ngayon. Hanggang sa muli po, ang para lang Jose Maria Siso. Nagpapaalam.